Yung topic natin ito ay bahagi po ng isang linggong revival. So, kukuha po tayo ng isa. At ang pinakamahalaga na atin pong dapat pag-aralan ngayon ay ang kahulugan ng cross. What is the meaning of the cross? Kasi malapit na po ang Semana Santa. Di ba? Ele, brother? At sigurado, may dadaan dyan na nagpalaspas, meron nagbubuhat ng krus. Ha? Opo, akin eh, dakal? Dakal pala. At meron tayong maririnig na pagbasa ng pasyon. Well, maganda po yun kasi na at least yung mga kapatid nating Katoliko, naaalala nila kahit na minsan lang isang taon yung sakripisyo ng Panginoon. Pero, ano po talaga ang kahulugan ng krus? What is the real meaning of the cross? Ang Bible text po sa ating pong pag-aaral ay nakasulat sa English, kaya maganda kung meron po kayong Bible ngayon na Tagalog. Pag binasa ko po doon sa English, maganda basahin din ninyo sa Tagalog. Okay? Kuha po kayo kahit na isa o dalawang Tagalog na Bible. Okay. Punta po tayo sa susunod. Kung kilala po ninyo at alam po ninyo ang lugar na ito, ito ang palasyo doon sa Russia. Sa Russia. At ang Russia ay kilala po natin na minsan ito ay naging isang super world power. Ngunit taon ng binilang nakaraan ay ito pong Russia ay bumagsak din. No? At ayon po sa kwento, namatay itong si Leonid Brezhnev. Yan, Leonid Brezhnev. Sino po ba si Leonid Brezhnev? Si Leonid Brezhnev, ito ang leader sa Russia, itong Soviet leader. At ang lumapit po itong kanyang asawa doon sa kanyang kabaong. At alam po ba ninyo kung ano ang ginawa ng asawa ni Leonid Brezhnev? Mga komunista po ito. Alam po ninyo kung anong ginawa niya? She made the sign of the cross. Oh, marami pong mga tao ngayon ginagamit ang cross. Right? Sa ating mga naging Katoliko nung una, napakahalaga sa atin yung nagsa-sign of the cross. Kung sasakay tayo sa jeep, sign of the cross. Kung tayo'y kakain, mananalangin, sign of the cross. Di po ba? Kapag dadaan tayo sa isang simbahan, brother, sign of the cross. Meron pa nga ganyan eh, maliit na cross. Meron pang ganyan. Tapos ganon. Di ba? Tatlong beses gagawin yon. Tatlong beses. Yun nga, pagkadarating ang Semana Santa, inaalala ng marami ang sakripisyo ng ating Panginoon. What is the real meaning of the cross? Ayan. What does the cross say to us today? Number one, na pag-aaralan po natin mga kapatid, simple lang, ilang subtopic lamang po ito. Number one, the cross says something about failure. What is failure? Ano po ba ang failure sa Tagalog? Ha? Kabiguan. Di ba? Failure means kabiguan. Ano po ang sabi sa Romans chapter 8, verse 32, kung meron kayong Bible? Mr. Rodalyn, pakihawak niyo isa. Yan. Ano ang sabi dyan? Basahin ko po sa wikang Ingles. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Basahin mo sa Tagalog. Yan. Hila natin sa Tagalog. Anong sabi sa Tagalog? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, hindi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ayun. Ano po ang sabi? Siya na hindi ipinagkait
ang kanyang sariling anak. Ang kanyang sariling anak. Kundi ano ang ginawa? Kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ayun. Makikita natin na sa krus, mga kapatid, doon ibinigay ng ating Ama ang kanyang anak. He delivered, ang sabi nga sa wikang Ingles, He delivered him up for us all. Alam niyo, napakahalaga pong talata niyan. Siguro maganda para maunawaan po nating lalo, pumunta po tayo sa panahon nung si Jesus ay ipinako. Come with me to the cross. Nung araw po yun, nung ipinako ang ating Panginoon, brother. Araw ng Biyernes. Madilim, mga kapatid. Madilim na Biyernes. Ang tawag po ng mga Hudyo dyan ay araw ng paghahanda. Naghahanda po nila sa ano? Kasi palapit na yung araw ng Sabat. At ang sabi ng banal na kasulatan, it was 3 o'clock. Mga 3 o'clock po yun nung namatay ang ating Panginoon. The disciples were locked in fear in the upper room. Nung Huwebes ng gabi, kasakasama pa nila ang ating Panginoon. Doon ginawa ang paghuhugasan ng paa. Pagkatapos po noon ay nagsanta sena sila, yung huling hapuna na tinatawag, kasakasama ng mga alagad ang ating Panginoon. At the cross, nung siya'y namatay, yun pong kalungkutan nila, it was turned into joy. Kasi, akala ng iba, nung mamatay si Jesus, yun ay katapusan na lahat. Kasi parang sa gera, o sa pelikula, pagka tayo nanonood ng telenovela, ano ang gusto nyong ending? Yung bida, mamamatay? Di ba? Gusto natin yung bida, ano? Buhay! At yung kanyang leading lady, kung maaari, sila ay magkasama. Oo. Di ba? Pero dito, at the end of the story, anong nangyari kay Jesus? Yung bida, anong nangyari? Siya ay namatay. Well, kaya nalulungkot ang mga alagad nung araw na yon na mamatay ang ating Panginoon. Akala nila, yun na ang katapusan. Kaya lungkot na lungkot sila. Their sorrow, it turned into joy. Defeat turned to victory, mga kapatid. At the cross, God overcomes failure. Alam niyo, meron pong magandang lesson ito sa atin. Kung si Jesus na pagtagumpayan niya ang kabiguan, pwede rin tayong magtagumpay sa kabiguan. Maraming mga tao po ngayon, sinasabi nila, sinilang na akong ganito, mamamatay na akong ganito. Di ba? Failure. Parang nagkamali ang buhay ko, parang ganun. Pero sa pamamagitan po ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng cross, kung paanong napagtagumpayan ng ating Panginoon, ang di umano'y parang kabiguan na tinitingnan ng mga alagad, parang sad end, ika nga, namatay ang bida. Pero at the cross, God overcame or overcomes failure. Yun po ang isang mensahe ng cross. Pwede tayong magtagumpay. Kung tayo man po ay napanghihinaan ng loob, kung tayo man ay natatalo ng ating mga kahinaan sa laman, kung tayo man po ay parabagang tinatalo ng ating mga nakaraan, well, ang Panginoon, may merong mabuting balita. Dahil ako'y nagtagumpay, pwede kayong magtagumpay. Alam niyo nung tinukso ni Satanas ang ating Panginoon, tatlong beses siyang sinugot, pero lumabas siya na nagtagumpay.